na lang. So this is Eanna Kyo again on your screen, and today in this video, dahil recently nahilig ako sa harem, I will give you the list of harem that I watch or something. Reversed harem, charot lang. So in this video, I am going to talk about 25 toxic Filipino culture that is still people in this generation still have. So, comment down below kung ano yung mga alam ninyo, mga toxic Filipino traits na or culture na pwede siyang i-adapt sa loob ng bahay and then in public. Let's start! So, first on the list is Filipino time. Filipino time, ano yung Filipino time? Ito yung kapag may usapan kayo, and then alam mo namang may late, alam mo namang maraming late, so magpapalate ka rin, mas magpapalate ka. For example, 7 a.m. yung ano nyo, call time nyo, and then alam mo maraming malilate, hindi lahat exactly 7, nandyan na. So, yung dating mo is 8:30 na. Kasi nga, for sure, alam mo na kompleto na. So, ako, as a person na ayaw na pinapahintay ako. So, it is so hindi maganda para sa feeling ko na naghihintay ako. Although, I have this habit too. Naghihintay ako. Minsan, kapag ako naiinis na, iniiwan ko na lang sila. Bahala na kayo. Sumundod na lang kayo. Hindi na ako maghihintay. Mauuna na ako. Kasi sa sobrang aga ko, minsan na naiisip ko, hindi na ba tuloy kapag hindi ako yung nagsiset ng time. Kaya, hindi talaga ako pumupunta ng mas maaga. Kasi feeling ko, what if yung nagset ng time, ganito madelay, like mag-extend ng time, tapos ako maghihintay lang ako mag-isa dun. Ayoko nang ganun. Kaya yun, much better na may naunang tao kaysa sa akin bago ako pumunta dun. Next is crab mentality. So, what is crab mentality? So, Filipino usually have this. Like, kapag pag insecure ka, ganito yung ano mo, yung isip mo. Dapat, ako meron din ganito. Ayaw magpahuli. Kumbaga, like, Filipino kasi masyado siyang ano yung uso, go tayo doon, G tayo doon, dapat meron akong ganito. It's crab mentality kasi hindi lahat ng gusto mo or yung kung saan ka nai-insecure is dapat sa'yo, is nakakabuti sa'yo. So third on the list is lack of self-discipline and procrastination. So first thing, yung lack of discipline. So, in this pandemic, we usually have this, especially yung mga taong tumatambay sa labas. Kasi, ilang ulit na sinasabi ng gobyerno, ng mga doktor, ng mga frontliners, ng mga police, ng mga sundalo, ng mga nurses, na ng mga barangay, tanod, mga barangay officials, na hindi tayo pwedeng lumabas. So, bakit ka lumalabas? Ganon. Like, hindi tayo nakukumpirmi sa isang lugar. Like, alam natin bawal lumabas, pero napatigas ng ulo natin, sinusuway natin yon just to have what we want. Every time na lumalabas kayo, every time na hindi nyo sinusunod yung mga sinasabi ng mga frontliners natin, mas nagiging risky para sa mga sarili nyo na maging prone sa sakit. So, procrastination, ito yung manya na habit na pwede ko namang gawin bukas or tinatamad ako ngayon, bukas na lang, ganun din naman yon. Connected din siya sa lack of self-discipline. For example, projects, ganito tayo. Like, at first, pabayaan na kasi
matagal pa naman yung deadline. Tapos nung may nagsabi sa iyo na okay, bukas na yung deadline. So ayun, nagraratan na tayo. Minsan nakakalimutan na natin yung mga dapat nating gawin. Next is respect someone that is older than you, even though it's clear that they are wrong. Mali yung ginagawa nila na sample ng bubugbog. Mas kinakampihan sila ng karamihan dahil sila yung ano, sila yung matanda. Kailangan mag-respeto ka sa ganito. Mas matanda siya kahit anong gawin niya. Mas matanda siya sa'yo. Kaya kailangan mo respetuhan. Kahit alam mo, alam na nila na mali yung ginawa ng isa, pero wala tayong magagawa kasi bata tayo, wala tayong mapapala. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Kumbaga, mas marami na silang napagdaanan kesa sa'yo. Porket marami kayong struggles na kahit mali na kayo, kayo pa rin yung kakampihan kasi matanda na kayo. E paano naman yung mga rights ng mga bata, di ba? Ako na-experience ko to eh. Kasi nung inaccuse ako na ano na nagnakaw daw ako ng cellphone, although parang sinet up ako ng classmate ko. So ayaw maniwala sa akin nung ano yun, nung teacher ko, kasi yung kaklase ko mayaman daw. So ayun, mas matanda yung teacher ko kaysa sa akin. Mas kinampihan sila, no? Naniwala sila na okay oh yung gumawa nun. So ako, I have no choice but to claim that fault as mine. Kumbaga, kailangan kong akuin tong responsibilidad na to kahit hindi ako yung gumawa. It's a setup. Kasi once nung time na chinek namin yung bag nung kaklase ko, nandun yung cellphone, pero hindi pa enough. Sabi niya, mali daw yung ano, mali daw yung battery or something. Like, makakagigil kaya? Tapos, aanhin ko yung battery. I made up a story para magmukha akong masama. Kahit hindi ko naman kasalanan yung lahat. Elementary ako noon eh. Siyempre, sino maniniwala? Kahit nasabihin nila yung bata hindi nagsisinungaling. Eh, simula noon, parang yung parents ko, like, palagi na lang akong sinasabihan na, okay, sinungaling ka. Like, ayaw nilang maniwala. And every reason na sinasabi ko, kahit totoo naman, ayaw na nila maniwala. Dahil, yun, nagsimula yun sa part na ganun nga. Dahil inaccuse ako na nagnakaw ako, although hindi ko naman ginawa. I have no shame on telling this to you kasi wala naman akong kasalanan eh. And it's settled. So, kung sino ka man, classmate, toxic comparison among offspring. Yung kapatid mo mas, yung ate or kuya mo mas magaling or something, mas may potential siya in academics and then sa gawain bahay. Hindi lang naman siya sa siblings zone. Meron din sa magpipinsan or something sa kamag-anak mo, basta ganito, ganyan. So, minsan kasi pwede rin siyang ma-apply sa kaklase mo, naka-close na mga magulang mo. Like, oh, tignan mo si Juan, mas magaling si Juan sa'yo, mas matalino si Juan sa'yo. Kakababa siya ng self-esteem. Minsan naman na nagiging maparaan ka. Pero ito kasi, hindi naman lahat ng tao is same ng mindset or lahat sa pare-pareho sa mga bagay na kung saan sila magaling. Like, hindi lahat tayo pare-pareho ng mga specialty. So, next is 6th. Blaming everything to the government. So, you can observe in social media or something like, palagi lahat na lang sinisisi sa gobyerno kung bakit tumaas yung kaso ng COVID case. Hindi naman kasalanan ng gobyerno kung hindi kayo disiplinado, diba? As in, sa atin yun eh. It's our choice na lumabas, hindi gumawa ng mga protocols, hindi nagsuot ng face mask, hindi nag-alcohol. Tapos sisisihin niyo sa gobyerno kung bakit tumataas yung COVID cases, ganun. Oo nga, alam natin na kailangan din natin ng hanap buhay, pero palagi kayang nasa labas everyday.
kahit wala namang silbi yung pinanggagawa nyo, makikichismis lang, ano? Tanungin nyo sarili nyo, nakokontrol nyo ba yung mga ugali nyo? May self-discipline ba kayo para sisihin yung gobyerno? Kasi ginagawa naman talaga na, hindi naman si dinedefend ko yung government, pero as I can see, merong katiwalaan as of now. Kahit na may pandemic, meron lahat ng government official, perfect. Pero yung i-blame nyo lahat ng pagkakamali sa community, lahat ng mali, lahat ng kulang, lahat ng ano, is improper. Dapat alamin nyo rin sa sarili nyo kung tama nga ba yung ginagawa nyo rin. At hindi naman lahat na nangyayari sa mundo is kayang kontrolin ng gobyerno. Minsan kailangan din ng unison ng community nyo or yung ng taong bayan tsaka ng gobyerno para maging proper, di ba? Next is being rejected by family and seeing as a disgrace because you are part of LGBTQ. So nowadays, I think, meron talaga na iba na okay gay sila, pero hindi nila sinasabi sa parents nila kasi natatakot sila. So this is one of the toxic ano kasi. You're just being yourself. Actually, there is no harm of being a part of LGBTQ. I respect you all. I have a lot of friends that is a part of LGBTQ. So, freedom of expression yan eh. O, kahit alam natin, sabihin natin na sa Bible, bawal makipagrelasyon ang lalaki sa lalaki, ang babae sa babae. But as the time goes by, siguro yung realize din nila kung ano yung mga kailangan nila. Tao rin naman yung mga anak nyo. Like, hindi naman siguro na gay siya, wala na siyang maitutulong sa family. Bakit nyo kinakahiya yung mga anak nyo? Kayo nga yung nagluwal dyan. It's just that gusto lang naman nila i-express kung ano yung nararamdaman nila, di ba? So, minumura sila, kinakadyaw sila. Tao rin naman yan, may nararamdaman din naman tayo. Even though they believe that they are not that, although they believe that they are not what they are born with, they're children of God. So next, speaking in English is a basis of intelligence. May tao na may magaling sa English eh, so there are different aspects of that. So sometimes it is written, sometimes it is verbally, sometimes it is interpretation. Doesn't mean I speak in English, I'm already smart, intelligent, brilliant. For your information, may mga hiram talagang salita na hindi mo matra-translate in Tagalog kasi mas okay sa English. Naman tayo kasi matalino, but we have our own specialties or something na capability kung saan natin ma-express yung pagiging matalino natin. Being fair skin is the basis of beauty. This is our... It is common for... Pag may nakita silang maputi, maganda na. Probe. Lahat naman tayo pala na eh. Yung may nakita kang hindi maputi, mas maitim sa usual na color, hindi siya light, masyado siyang dark. So, tinatawag na nila, ate ka, aita ka, ganun. Ako ang offend kaya. Like, mga ninuno natin, merong mix na mga races. So, baka okay o maputi lang kayo, pero may lahi din pala kayong ganyan. For example, bagong kaklase ka, or tanongin kita, sino yung maganda, sino yung guwapo sa room? So usually, they choose someone who has fair skin. Hindi lahat na mapuputi masarap tignan. Sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat na magaganda maputi. Yung iba, kinaya lang ng kojik. Okay? Okay? So, salamat kayo. Wala akong budget. Charot! Next is, being an OFW makes you rich. Kaya sila humihingi ng mga pasalubong sa Rosanne. Oh! Shoutout kay Tita! Na mother nung ano. Shoutout ha! May specialty ka na shoutout ka sa akin. Pinabirahan ko daw anak niyo.
So ayun, di porket may OFW sa pamilya ninyo, mayaman agad. Di naman siguro lahat ng OFW matataas yung sweldo, di ba? Yung iba nga, dinedelay yung sweldo, minsan hindi na binibigyan eh. Hindi porket na ako ng OFW, dami na akong pera, excuse me. Next is gossip. Gossip. So next is gossip. Gossip is yung mga chismosa. Shout out sa mga chismosa. Sinundo ako ng barkada ko. Barkada ko ang barkada. Tapos nakita ng kapitbahay. Tapos dumating si mama. Oh, yung anak mo. Recorda pia sinundo nung Mario, nung Juan, nung ano. Bakit palaging ang daming lalaki niyang anak mo? Oh, si Cordapia, sumama na naman dun sa isang lalaki. Bago na naman. La, baka pagbalik mo, buntis na yun. Tapos kapag may nag-aaway, naan mo yung TV? Nag-aaway. After nung away, like, gagawa kayo ng usap-usapan. Kinginan nyo. Instead na pigilan nyo yung nag-aaway, kung nasa public sila, ba't mo yung pinag-chichismisan? May bagong salta na nagtanong bakit nag-aaway. Eh, ganito si ganyan-ganyan. Story maker! Kinginan nyo ah! Yung reputasyon ng tao is naaapektuhan dahil sa mga gossips na yan. Kaya kayo mga chismosa, magsitahimik kayo, makinig kayo ng radyo. Mas maraming chismis doon. Legit. So next is people that are just prangka is may misinterpret na masama. I comfort someone. Gusto ko talaga yung sinasampal sila ng reality. So, bakit? Eh, syempre, para malaman nila kung anong to. Kasi naman magsinungaling ka sa kanila, di ba? Tapos namang mali siya. Ba't kampihan, di ba? Ba't mo hindi itatama? Ba't mo hindi papamukha sa kanya na mali siya? Tapos sasabihin niya sa'yo na, ay, kinakampihan mo yun. Hindi na tayo. Ba't eh, kinakampihan mo yung si ano? Sino ba friend mo? Di ba ako? Ba't mo siya kinakampihan? Eh, po. Ba't mo siya kakampihan? Eh, tayo yung mag-ibigan, di ba? Pero, prank ka lang ako. Hello? To slap the reality on your face so that you can comprehend na hindi lahat ng ginagawa mo tama. Prangka ka, masama ka. Tapos pag prinangka mo yung mas matanda sa'yo, masama ka rin. Oh, you didn't notice, it's your fault. If you are poor, you don't belong in the community. Hindi lahat ng tao sa mundo mayayaman. Kaya kayong mga may pera, huwag nyo maliitin yung mga subsoil, okay? We belong in a community, kaya nga nandito kami dito. Dito, nai-insert natin yung inequality. Yung as in society, tapos hindi siya equal. Tao tayo, ganito tayo. So kapag mayaman ka, feeling nila nakakaangat ka. So kapag mahirap ka, andun ka sa ilalim. Hindi lang tayo pareho ng income, hindi pareho naman tayong tao, diba? Kaya kapag mamamaliit kayo, sana isipin nyo na once kayo ginanyan, masakit, di ba? Kaya don't do unto others if you do not want to do unto you. Respect begets respect. Ganun yun. If you're fluent in speaking in English, you are rich. Excuse me, I'm not rich. There is a lot of people that is fluent in English, but is still financially unstable. Kahitan nyo sa kanila yung wallet nyo para alam nila na kayo nangungutang din kayo minsan. Is if you have an eyeglasses, you are genius. Ay, hindi lahat ng ganyan na. Minsan, yung mga may eyeglasses is due to radiation, kaka-computer, kaka-cellphone, kaka-basa ng mga maliliit na font or kasi nasisira yan eh. Yung mata niya, nearsighted, farsighted, whatsoever that condition is, hindi lahat ng naka-eyeglass or nerdy glass is matalino. At kinacharge ka nila ng double fare sa mga public utility vehicle. Oo nga, nakakasakop sila ng spaces. Pero, hindi naman lahat ng mga matataba is meron mga pera porkit mataba ka. Kasi meron, alam ko, merong condition yan na kahit konting kain mo lang, tumataba ka talaga. Yung sa metabolism mo,
pag-process mo ng food. Tapos, minsan naman kapag taong kapag hindi kumakain, may masamang epekto sa katawan nila. So, guys, be considerate naman. Kaya guys, yung mga matataba nating mga friends, huwag nyo silang insultuhin. If you experience early pregnancy, it is a disgrace to your family. For me, it is not. Although, oo, nagkasala ka. Pero, hindi siya disgrace. Minsan, dumarami yung cases ng abortion. Kasi, iniisip ng mga nagbubuntes ng mga teenagers, like, okay, hindi to tatanggapin ng parents ko, ikakahiya nila ako. Kaya, much better na i-abort ko tong batang to. Maawa naman kayo sa bata. It is an angel. It is a gift. Please, apart na, okay, nabuntis ka na maaga, masyado kang na-curious, kasi hindi lahat na nabubuntis na maaga is malandi. Minsan, it is cause of curiosity. Minsan, it is cause of rape. For sex ba, anak? Or just accept it. Kasi, hams na, it is destined to you na magkakasa ganyang oras, sa ganyang edad. Kasi, kahit na alam mong nag-aaral ka pa, wag niyong i-abort yung baby, kasi maawa naman kayo. It is a life and wala tayong karapatan na tuldukan yun. Okay? It is a gift from God, although na sinner ka. Aka ngayon, bibigyan kita ng blessing and make sure yung na binigay ko na to, dyan mo i-google yung mga pambawi mo sa akin. Kumbaga, yung mga repentance mo, itong batang to, katumbas nun, is yung pagpatawad ko sa'yo. Parang ganun. Yun yung interpretation ko when I like friends na they already have a, ano, yes, pero, nilang magkaanak. Like, sinasabi nila na, huwag kayong magmadali. Hindi lang sila nagiging mommies sa mga anak nila, kundi sa aming mga barkada nila na, huwag masama yan, huwag yung madaliin, ayoko matulad kayo sa akin. Ganon. And it is so good lang na tanggap ng family nila na may anak sila. If you are rich, you are in touch. Money makes your life go around. Kung may mga mata pobre, tapos meron din na, ano lang, humble lang, okay. Mayaman ka. Less friends ka. Kasi nga, hindi ka nilang makihalwili sa mga hindi nila, hindi kasing yaman nila. Feeling mo nakakaliit siya ng paningin. So, minsan, may mga causes din to na kapag na may mahirap na makisala sa inyo kasi akala nila nagtitake advantage. Hindi lahat ng mayaman untouchable. Sides, it has negative side, it has negatives, negative effects, brother. Next is, admiring a younger person makes you pedo. Meron akong friends na usually they like, bali kami magka-college na, they like grade 7, grade 8, grade 9, grade 10. So para sa akin, hindi naman sa pagiging pedo. Pero minsan kasi yung naiisip ko, like, that person has a lot to face pa. Marami pang challenges na kailangan nilang pagdaanan. So, una, wag niyo muna silang madaliin, wag niyo limitahan yung mga dapat nilang gawin. Kasi minsan kapag nakipagrelasyon ka sa mga bata, ikaw mas matanda ka, masyado kang nagiging bossy. Kasi ayokong nakikipagrelasyon sila na 2 years younger, 4 years younger, hindi sa ina-accuse sila as child abuse or something. It's just that ayoko lang na parang hindi ma-enjoy ng bata yung life nila as ganyang age. Kasi sa experiences na pwede mong gawin na single ka, na masaya kapag single ka, kesa hindi. Dahil nga, rules in relationships. I know, sa ibang mga kaibigan ko, walang relationship na nagtatagal. Especially kung lalaki ka. Kasi alam ko yan eh, yung kapag nakita ko yung messenger nila, napakaraming babae naka-ano. Mama sila ng mga grade 7, yung mga hindi nila kilala, yung mga hindi alam yung mga sikreto nila, na yung messenger nila, napakaraming babae. And ano, as a ate, kahit hindi ko kilala yung babae, ate kay mas matanda ka, mas kilala mo tong barkada mo.
Kaya mas okay na pigilan nyo yung barkada nyo. Alam nyo na yung relationship sa barkada nyo is hindi nagtatagal. Kasi naps hard if that, if older ones or older hurt them because of a failed relationship. Next is profane. You are masama if you try to express yourself first. Hindi naman natin na alam kung ano yung tamang words na i-express. Alam natin masama magmura, pero nagmura ka, hindi mo naman sinasadya, like nagulat ka, tapos papagalitan ka. Tama ba yun? Hindi nga sinasadya, nagulat, diba? Ako pag nagulat ako, marami akong masasabi. Di sa mga kaedad ko, sa mga kapatid ko, nagtatamanan ako. Pero once na marinig ng matanda, parang sinasabi din naman nila, nagagalit sila. Hindi naman sinasadya, ma. Hindi porket nang bumura ka, masama ka na, okay? Next is, not attending Sunday Mass makes you to recognize God. I'm a person na usually na tinatamad, na ganito. Taon, isang beses lang ako magkumpisal. Hindi talaga yung ako yung church person, something, something. But that doesn't mean na hindi ko kilala si God. Who knows, diba? Hindi porket na hindi ka nag-a-attend sa Mass every Sunday, like, nakakalimutan mo na si God. It's just that siguro meron lang talaga na nagtutulak sa nayon na okay, wag mo na ngayon. I do recognize God. He lead sa mga rosary namin when it comes to school kasi sa Catholic school ako nag-aaral. Although, hindi porke nagsisimba ako, like, humihingi talaga akong tawad. Kasi once na magsimba ka ngayon, kung hindi ka sincere na humingi ng tawad sa Panginoon. Tsaka ako yung tao na ayokong magsabi ng sorry kung hindi naman sincere, kung labag din naman sa loob ko. Always late going home means you have a boyfriend or nagwawalwal ka. Hindi naman siguro ganoon. Hoy, excuse me. Ako kasi palagi akong ginagabi kasi nagme-merienda ako. Kapag may pera ako dyan, abangan nyo ako. Gabi na ako uuwi. Di kaya, nagwi-window shopping ako. Minsan talaga ng mga cases na kapag may mga print ng assignments, ako wala akong laptop, wala akong computer, wala akong printer. So ayun, kailangan ko pumunta ng computer shop. Ako, kapag pumunta ko ng computer shop, hindi lang naman na, okay, one click, tapos na yung ano ko, yung assignment ko. Kasi mabagal ako mag-type. Ganyan, kapag gawa sa computer, manunood ng ano, babasa ng Wattpad, open ko lahat ng account ko, mag-check ng mga bla bla bla. So, na pagkatapos mong mag-type, magpapaprint ka, andyan agad yung pinaprint mo. Marami naman sigurong tao sa computer shop, kahit pag may boyfriend ka ba, okay lang na ano, nagabi ka umuwi. Like, I think yung sinasabi nila na umuwi ka ng maaga or hihatid ka na bawat kagabihin kasi baka mayakin ka sa daan or something. Ganyan yung iniisip ko. Pero kapag sasabi na may boyfriend ka, kaya kagabi umuwi. Excuse me, yung iba kong mga katropa kami umuwi, di nagpapaalam sa boyfriend nila. Alam mo kung bakit? Kasi papagalitan sila. Yes, means nagpapapogi ka, nagpapaganda. Ako, kailangan ko rin ng brace sa ibabang ngipin ko. Pero I hate siguro kasi may mga cases na nahalata ko once na mag-brace ka, like parang yung S mo, sumisingaw. Hanggang ngayon, kahit na hindi pantay yung ngipin ko sa baba, sa ilalim, yan, ayoko magpa-brace. So, nagpapa-brace lang sila kasi yung mga ngipin nila may mga problema. Kasi yung ngipin, diba, kapag sumakit yung ngipin, feeling mo apektado na ng buong katawan mo. So, that's my last asexism, which means na kapag babae ka, kailangan mo maging prim or maging feminine. Tapos kapag lalaki ka, kailangan mo maging masculine or something na kailangan mo maging malakas kasi lalaki ka. So, insert gender equality, ha? Kapag babae ka, okay, kailangan alam mo yung mga gawaing bahay, kailangan ganito, bawal kasi mga mabibigat na ano. Example, gusto kong maging sundalo. Hindi, babae ka, lalaki lang yung nagsusundalo. Kaya nating gawin yung mga nagagawa ng lalaki. Lahat naman tayo pantay-pantay. Kayang manuntok ng lalaki, kaya ko rin. Sparring tayo, tala. As a girl, napaka-insulting na
sabihin na kapag mahirap sa lalaki na magpatulong ka sa lalaki, hindi mo kaya yan. Don't you trust me? Mahirap gawin sa lalaki, kaya lang ng lalaki. Kaya din yan ng babae kung itatry din natin. Kaya kayo girls, kung ayaw nyo maging dependent sa lalaki, try nyo gawin. Next is when your opinion are voiced out, as long as your opinion does not connect with everyone else, or especially if you're young, it doesn't matter. Ito yung kapag wala kang pake dito, amin na to. Dapat lahat ng opinion nyo, ganun na lang, tama na lang lahat. And kung may opinion ka, pero bata ka, hindi ka pakinggan kasi bata ka. It just doesn't work that way. So that's it. That's the 25 toxic Filipino culture that na hanggang ngayon is nagiging practices pa rin ng mga Filipino. So, tackle this. It is to be aware kayo na hindi lahat ng mga ginagawa nyo is tama. Hindi lahat ng mga practices ng matatanda is okay just because na part sila ng culture. Dapat ganun. Wala na silang bad effects or bad sides or whatsoever na ano. Kasi lahat naman ng ginagawa natin may bad effects. Basta wag mo lang overuse or something. Basta alam mo lang yung limitation mo. And yung ano, yung mga kabataan. Dahil nga sa perspective ng matanda, just because it is their practices and their old times, dapat i-adapt now in a modern world. Hindi lahat ng natututunan nyo noon, hindi lahat ng yung buhay ngayon. So, sana yung comparison ng generation ninyo at saka yung generation namin is nasa ano lang, nasa animal level, which is kung saan kayo nagkakahambing dun lang. Wag na yung iuungkat pa natin yung past, yung mga wala na, yung mga burado na sa mga memory, yung mga hindi na naabutan ng mga kabataan, tapos ihahambing sa modern practices ngayon, kasi naaapektuhan na tayo ng mga other cultures. So hindi lahat, kasi hindi naman sa tinatalikuran natin yung kultura natin. So that's all for today. Thank you for watching, and I hope na may natutunan kayo sa topic natin ngayon in this video. And drop a comment for your actions, experiences about toxic Filipino cultures, at kung if you have any suggestions or actions, comment below. Please like this video if may natutunan kayo or related kayo, and just comment down kung ano yung mga toxic Filipino cultures na or na experience nyo. And then for video requests, we're accepting song requests, spoken poetry, facts or stories or whatever that you like. And to get you more updated, just click the notification button. And if you're new to my channel, kung kakasalta nyo lang dito, subscribe na kayo. So thank you, and I hope you enjoy this video. Cheer up. Goodbye.